Kumusta mga ka-farm? Nandito na naman po tayo sa isang farm tour sa bansang Japan para makita kung paano nila pinaparami ang mga taro at inaani. Ang taro sa Japan ay isang uri ng halamang ugat na karaniwang tinatawag na Sato Imo sa kanilang wika. Ang taro ay isang popular na halaman sa Japan na ginagamit bilang sangkap sa maraming tradisyonal na pagkain tulad ng tempura, okonomiyaki, at wagashi, tradisyonal na mga kakanin. Ang taro rin ay may malawak na gamit sa iba't ibang lutuin at maaaring ito ay niluluto, sinasangkap, o niluluto kasama ang iba pang mga sangkap batay sa inihahanda o ibang lokal na tradisyon. Kung bago ka pa lang po sa ating channel ay huwag mo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin po ang notification bell para updated ka sa ating susunod pa na mga farm tour videos. Ang taro ay karaniwang itinatanim sa baha o palayan, katulad ng pagtatanim ng palay. Ang mga buki rin ay binabaha upang magbigay ng kinakailangang kahalumigmigan para sa mga halaman ng taro upang umunlad. Ang lupa ay inihahanda sa pamamagitan ng pag-aararo at pagpapatag bago itanim. Ang taro ay karaniwang pinapalaganap mula sa maliliit na corm na mga organo ng imbakan sa ilalim ng lupa na katulad ng mga bombilya o tubers. Ang mga corm na ito ay itinanim sa mga inihandang patlang sa panahon ng angkop na panahon ng pagtatanim na nag-iiba depende sa rehiyon. Karaniwang nahihinog ang mga halaman ng taro sa mga 8 hanggang 12 buwan pagkatapos itanim, depende sa uri. Karaniwang nagaganap ang pag-aani sa taglagas o unang bahagi ng taglamig kapag ang mga dahon ay nagsisimulang maging dilaw o kayumanggi. Ang mga corm ay maingat na hinukay mula sa lupa at ang mga dahon at ugat ay pinuputol. Pagkatapos ng pag-aani, ang mga taro corm ay sumasailalim sa iba't ibang paraan ng pagproseso bago sila gamitin sa mga paghahanda sa pagluluto. Ang mga ito ay madalas na pinakuluan o pinasingaw upang alisin ang acridity at mapahusay ang kanilang lasa at texture. Ginagamit ang taro sa isang malawak na hanay ng mga pagkain, kabilang ang mga sopas, nilaga, tempura, at matamis. Ang pagsasaka ng taro ay partikular na kitang-kita sa ilang rehiyon ng Japan, tulad ng rehiyon ng Tama malapit sa Tokyo, Kyushu Island, at mga bahagi ng Shikoku Island. Ang mga lugar na ito ay may paborableng klimatiko na kondisyon at angkop na lupa para sa paglilinang ng taro. Ang pagsasaka ng taro sa Japan ay hindi lamang isang paraan ng kabuhayan kundi isang kultural na tradisyon. Ito ay malalim na nakaugat sa culinary heritage ng bansa at patuloy na pinahahalagahan bilang isang mahalagang sangkap sa maraming tradisyonal na pagkain. Maraming salamat po ulit mga ka-farm sa panunood. Sana po ay nagustuhan nyo ang tour natin ngayon. Paki-like and share naman po ng video at huwag kalimutang mag-subscribe para sama-sama tayo ulit sa iba pa nating mga tour. God bless and salamat po mga ka-farm.